Ina, mura na po yan, 5 pesos po isa. 10 pesos lang sa amin, ganyan size eh. Kamaya. Punti na lang, pwede naman gawing sisig yan, hahaha. Adobo cut na yan eh. 25 pesos ang isang cut, mahal yan. Giniling mo na lang sana. Ganyan ang napulot na teknik ng Jollibee sa'yo. Kaya kaharampot na yung manok nila. Hahaha, peace. Ganito palagi ang mga sinasabi sa akin tuwing nakikita nila ako nagbablog. At pinapakita ko kung paano ako mag-chop ng isang buong manok. Sa halagang 25 pesos ay ganyan na po yung size ng ating panindang Kanto fried chicken. Pero ganun pa man, sahit pa sa ating mga tinuturo sa ating mga followers, ay meron na meron talaga mga tao na ganito mag-comment sa ating mga video. Meron at meron talaga silang masasabi sa iyo kahit ano pang gawin mo. Mabuti man yan o masama. By the way, ako nga pala si Son, sa akong small content creator at the same time meron akong small business na Kanto style fried chicken at nagsishare ako ng mga ideas kung paano magluto ng masarap na Kanto style fried chicken at kung paano patakbuhin ang negosyong ito. At kung gusto mong malaman yon, tara, panoorin mo to. Isa sa pinakamahalagang bagay pag nagnegosyo ka ng Kanto style fried chicken ay dapat marunong ka mag-cut o mag-chop ng manok kasi unang-una, dyan po tayo kumukuha ng ating tubo sa bawat cut natin. Kapag ka hindi ka marunong mag-cut at hindi mo alam kung ilang cut ang dapat isang kilong manok, ay tiyak na malulugi at malulugi ka. Yung iba ay gusto nila manalaki yung cut nila para hindi sila mapahiya sa customers nila. Pero pag ikaw naman na business-minded ka, alam mo dapat kung anong value ang produkto mo. Kaya ba't ka mahihiya kung kahit hindi man gaano kalakihan yung cut mo, pero alam mo naman na masarap, bakit mo ibibenta ng sobrang mura na halos wala ka nakikitain, di ba? Kaya nga nila, kung wala kang tiwala sa produkto mo, paano na lang yung ibang tao, di ba? So dapat ang unang-unang maniniwala sa produkto na binibenta mo ay si yung sarili mo. So, alam mo dapat yung halaga o yung value na meron ka. Sabi ng iba nga, okay lang daw na kahit piso-piso lang yung tubo, katulad sa mga Chinese, na kahit piso-piso lang, malaki naman daw yung kita nila. Hindi po yan realidad. Hindi po tayo Chinese, Pilipino po tayo. Alam po natin na mahal po ang mga bilihin dito sa Pilipinas. Alam nyo po na sobrang taas na ng mga bilihin ngayon. Hindi kasyang-kasya yung maliit na kinikita sa araw-araw. Maliban na lang kung Chinese ka at marami kang perang pondo, di ba? Alam ko marami na naman magre-react dito at sabihin na naman na pera-pera na lang talaga ang negosyo. Siyempre, ba't ka pa magninegosyo kung hindi pera ang hinahanap mo, di ba? Pero wag nyo namang masamain yung mga sinasabi ko. Gusto ko lang maunawaan nyo na alam nyo dapat yung value ng produkto nyo. At sabi ko nga sa dati kong vlog na nakadepende po talaga ang presyuhan ng manok natin sa bawat lokasyon. Hindi po pare-parehas compare sa ibang lugar na mas mura yung mga manok, mga ingredients. Ay pwede kayong magbaba ng presyo o lakihan nyo yung cut nyo. So nakadepende po talaga no kung ano yung discarte nyo. Sa akin lang ay nagbibigay lang ako ng mga idea. At kung ito ay pwede naman sa inyo, pwede nyong gayahin. At isa pa yung market dito sa amin ay 35 pesos to 40 pesos na yung manok. Kunting-kunti lang talaga yung diferensya ng size ng manok nila sa akin. At yung ating fried chicken pala ay free gravy na rin po siya. So talagang magastos po yung expenses. At yung ating gamit pa na balutan ay yung paper bag. So talagang magastos po talaga. At bawal kasi sa amin dito yung puros plastic bag na lang yung gagamitin mo. So sa amin, nag-provide kami ng paper bag bawat piraso. Kahit pa 15 pesos lang yung bibilhin mo, ay paper bag yung aming lalagyan dito. So isa lang po ang masasabi ko no sa mga nagko-comment ng mga negatibo ay try nyo po muna magnegosyo ng Kanto fried chicken at kung ano pang negosyo para malaman nyo po kung gaano po kahirap at lalong-lalo na po mataas po masyado yung mga expenses sa panahon ngayon. Pero ganoon pa man, maraming salamat pa rin sa ating mga basher at napansin nyo yung mga vlog ko at dahil po sa inyo ay napapansin din tayo ng mga iba pang viewers natin kahit hindi pa natin followers. At meron din po pala akong advice sa mga gusto magsimula at mga nagsisimula pa lang sa negosyong ito. Subukan nyo po maghanap ng mga supplier na mas mura, mga wholesale price. Yan, sigurado ako meron dyan sa mga bayan nyo. So, yun lang mga kabitsino at sana ay meron kayo na kuha mga idea at sana ay na-inspire ko pa kayo para magnegosyo ng Kanto style fried chicken at kung ano pa mga negosyo na gusto nyong pasukin. So, yun lang mga kabitsino. Maraming salamat. Huwag nyong kalimutan i-like at i-share yung ating video para mas marami pa tayo matulungan at ma-inspire pa na iba. So, yun lang mga kabitsino. Bye-bye!